All right. Good afternoon, everyone. For today's video, isgutan nato ang Sabat. TV Remax 23. Ngayon mga isoon, itong isigutan ang Sabat kung naakoy mga Bible verse na nagpamatuod bayan sa Sabat. So atong first nga text this afternoon is found in Exodus 20 verses 8 to 11. So kani siya nga verse kay muna siya ang kani siya nga chapter ang isnot ni siya bahin sa 10 commandments. Exodus 20 verses 8 to 11. Sabbath rest is a gift from God. Ang Sabat pahulay kay gasa gikan sa Ginoo. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabat to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. So, ang Ginoo lang ingon nga sa ika-anong kadlaw, mag-labor ka. Trabahoon imong buluhaton. So, sa mga mag-uuma, so magtrabaho sila. Muna po ka sa mga kumpanya muna po 6 days okay sila. So kanang mga Adventist muna po sila sa kumpanya ay mahangin nila sila ng ilang rest day ay Sabado. Ay makasimba sila, makapahulay sila. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. Kani ang 7th day kay Sabbath na siya sa Ginoo. On it you shall not do any work, so dili pag Sabado sa mga Adventists dili na magtrabaho mga kumpanya san asa dili sila magtrabaho kay ang ilang rest day magsimba na sila. Bisan imong mga anak na lalaki or babae, ang imong babae nga lalaki nga servant, bisan ang mga animals, bisan imong bisita, dili imo patrabahoon. Muna siya ang sugo sa Ginoo. Sa Deuteronomy 5:14, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your ox, your donkey, or any of your animals, nor any foreigner residing in your towns, that your male and female servants may rest as you do. So ang Deuteronomy 5:14 o Exodus 20 verse 8-11 may pareha sila. Pareha sila o context. So mo Japon mag-ingon na ang 7th day Sabbath kayo sa Ginoo na siya, gihatag na sa Ginoo. Yeah, basahon na to
ang Google Dictionary. So atong basahon, tan-aon ang meaning sa Saturday o Sunday. So sa Saturday, Dictionary Definitions from Oxford Languages. So Saturday, the day of the week before Sunday and following Friday, and together with Sunday, forming part of the weekend. So ang meaning sa Saturday, the day of the week before Sunday and following Friday. So ang Saturday daw, ang before sa iya, Domingo, o following Friday. So Friday, ang sunod sa iya, Saturday. Sunday, the day of the week before Monday and following Saturday. Observed by Christians as a day of rest and religious worship, and forming part of the weekend. So, ang Sunday mo siyang first day of the week. Ang Sunday mo na siya ang first day of the week. So, ang Sabat. Ang Sabat. Meaning sa Sabat kay tanabi sa dictionary kay seventh day of the week. So ang seventh day of the week is Saturday. Niya ang Sunday, first day of the week. So muna siya ang Sabat. So ang Sabat dyan sa kalendaryo madaan niya ang first day of the week, Linggo. Meaning sa Sabat, seventh day of the week. So ang seventh day of the week, Saturday. Bisan pa sa creation, kay naanagyod ang Sabat. Sa Genesis chapter 2 verse 2, by the seventh day, God had finished the work He had made, He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. So ang Ginoo, pagka seventh day, pagka Sabado, so sa una, wala pa Sabado, sa una, wala pa Saturday. Ang sa una, first day, second day, so sa seventh day, nagpahuli ang Ginoo. Sa seventh day, He rested from all His work. So, nagpahulay ang Ginoo sa kananiya nga trabaho sa iyang creation. Sa creation, during His creation, nagpahulay siya. Kung saan siya nga adlaw nagpahulay? Seventh day. So, naman na iyang mga trabaho. Sa Luke 4:16, so, din natin sa New Testament. Okay, bisin makaingon mga Old Testament, naman yung mga text, Brad. So, din natin sa New Testament, sa Luke 4:16, He went to Nazareth where He had been brought up. And on the Sabbath day, He went into the synagogue as was His custom. He stood up to read. So, kinsa man siya. Siya mo siya ang Ginoo. Gikan siya sa Nazareth. Dito siya nagdako. Siya mo siya ang Ginoo. Si Jesus Christ. Kung pagka Sabado, yad to siya sa synagogue. Sa paning synagogue, muna siya ang simbahan. As was His custom. Kaning as was His custom, sa iyan isang nabatasan. Parang nabatasan niya ba? He stood up to read. So nag-adto siya rin ito, nag-indong kung nagbasa. So ang iba sa Ginoo,
yung batasan, batos sa simbahan. Taga Sabado. Sa Mark 2:27, then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So sa Mark 2:27, nag-ingon siya, then he said to them, nag-ingon siya sa ila, ang Sabbath kay gibuhat para sa tao. So unsa man ang tao? So kung tao, tanang tao sa kalibutan mo siya tao. Ang uban kami man sila nga ang Sabbath daw kay gibuhat na para sa mga Hudiyo. Kiliyo eh. Ang Sabbath gibuhat para sa tao, para sa mga tao. So Hudiyo, Gentile, Pilipino, Muslim, tanan tao, tao na sila. So ang Sabbath para sa tao. Ngayon sila nga para raw sa mga Hudiyo. So dili sa mao. Yang Sabbath dibuhat para sa tao. Para sa tao. So kanang Hudiyo, tao man sila. Pintil. Isa pa na diyang mga lahi diya. Sa tao. Dibuhat ang Sabbath para sa tao. Hindi kay para sa mga Hudiyo. Wala yun na ang Sabbath dibuhat para sa mga Hudiyo, kundi sa mga tao. Dibuhat sa mga tao. Sa Genesis 2:2-3, by the seventh day God had finished the work he had been doing. So on the seventh day he rested from all his work. Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done. So ang Sabado gibalaan sa Ginoo, gibless sa Ginoo. Then God blessed the seventh day and made it holy. So gipanalanginan sa Ginoo, iyan ang gibalaan. So dili ra ko taman og thank you very much for watching.